po, Uncle? Yung apo namin. Don't worry, Uncle. Gagawin ko lahat para mahanap sila. Kailangan na, Ben. Gusto kong ipamana sa kanilang lahat ang kayamanan. I want both of you to exert all efforts para mapalapit kayo sa lolo't lolo niyo. Para hindi na nila hanapin yung anak karinina na yun. Abel, ano sabi ng detective? Wala na daw si Maggie. Patay na daw siya. Oh my God! Yung aming apo, kay anak karinina. Wala para akong balita sa kanya. You tell the detective to look for anak karinina. Hindi siya titigil hanggang di niya nakikita ang aming apo. Wala bang ibang paraan para makita natin sa anak karinina? Bakit ho kasi pinipilit niyo pang hanapin yung anak karinina na yan? Ay, may apo naman ho kayo sa amin. Dahil kahit ho Baredo na yung mga apelido nila, Monte Claro pa rin ho ang dugong nananalaytay sa kanila. Kung sino man ang nakakaalam sa kinaroroonan ng aming apo na si Ana Karenina, nakahanda kami magbigay ng pabuya na 10,000,000 piso. Bakit hindi mo pa sinama sa kamatayan yung anak ni Maggie? Bigyan mo ako 5,000,000. Hindi na makikita ng uncle mo ang Ana Karenina na yon. Bakit kita bibigyan ng 5,000,000? Dahil kapag hindi, sasabihin ko sa matanda na binabayaran mo ko, wag lang nilang makita ang dapat nilang makita. Anong kahuluhan to ha? Ba't nangyari tao? Sabi ko nila, sila daw po yung nawawala ng apo nyo, yung anak ka rin nila. Ay, nako. May bakla pang nagpanggap na anak ka rin nila. Nako, mami, hindi lang siya. As in, every one of them is just pretending. Yung iba nga kahit hindi anak ka rin nila yung pangalan, pinipilit pa rin yung sarili nila. Tapos inisa-isa pa ni Lola yung mga birth certificate. Pero lahat, fake. Of course. The kilos was attended in Festival Party. Eh, alam ko. Pakita yung anak karinina na yan. Buti na lang hindi. Wala naman pala akong dapat ikatako. Well, Mommy, epic fail. Epic fail talaga yung naisip ni Lola. Now, that's good. Ibig sabihin, hindi na makikita nito ang anak karinina. Bili na! Mura lang bagoong ho ito, masarap! Bagoong alamang, Daing bili na! Daing mo kayo dyan! Uy, Ana! Hintay mo ako dyan! Oh, bakit Dindo? Di ba sinabi ko na sa'yo, pag tayong dalawa lang, huwag mo akong tatawagin Dindo. Dindi, friend, Dindi! Ano ba yan? May clip ka pa, ha? Sige na, Dindi na. Bakit ba? Sikat ka na! Sikat! Nasa dyaryo ka! Tinan mo. Oh. Pamilya Monte Claro, magbibigay ng 10,000,000 para kay anak Karenina. Ikaw yun, friend! Ikaw yun, di ba? Ikaw yun! Patingin nga, patingin. Di ba? Hindi ako yan. Ha? Anong di? Pero 10,000,000 yung pabuya. O, 10,000,000 yan, friend! Basta hindi ako yan. Wala kang pakailam. So, friend! Sabi ko naman ho kasi sa inyo, ako na ho dito eh. Ayos lang ako. Anak, hindi naman pwedeng parati ikaw na lang ang gumagawa eh. Pero na, mataas mo yung dugo nyo. Bawal po sa inyo mabibilad sa araw. Kaya ko. Ha? Ayoko lang maging pabigat sa'yo, anak. Nay, hindi. Kaya ko. Hindi. Hindi kayo magiging pabigat sa akin, ha? Tara, Nay. Umasok na tayo sa loob. Ako na akong bahala dito. May mga nahulog pa doon, anak. O, sige ho. Babalikan ko ho yan. Ano na ho, Nay? Ani Elsa, pakisilip lang ho sandali yung daing namin. Ipapasok ko lang po si Inay. Salamat ho! Tara na, Nay. Kailan po kayo? Anay, nabili ko na nga ho pala yung gamot nyo.
Ikaw naman, Ana. Diba sinabihan na kita noon pa? Nanan po. Ipunin mo yung pera mo. Ang mong gagastos, kailangan mo ng panggastos pagdating ng pasukan eh. Naku, Nay. Huwag niyo na hong isipin yun. Pipilitin ko pong makakuha ng scholarship para libre na ho ako. Ang importante ho, Nay, itong gamot niyo. Ito, Nay, oh. Ito po. Lumili na ho ito, Nay. Ay, nako. Salamat, anak. Sige. Hindi talaga na buhay na to. Ano po? Anong problema mo? Tanggal ako sa trabaho. Na naman? Eh, kasi ate, palagi kang late. Tigil mo yan, ha? Baka samain ka sa akin. Eh, totoo naman sinasabi ng kapatid mo. Eh, umaga, ginigising ka niya. Ikaw tong ayong bubangon. Oo na, oo na. Yang si Ana na yung laging tama. Ipagtanggol niyo pa yung pabida niyong anak. Sip-sip! Magsasaing na ako, Nay. Hindi ba si Ana yung hinahanap nila rito? Hindi ba Ana Karenina yung totoo niyang pangalan? Hindi siya yan. Eh, paano niyo naman nalaman na hindi sila yung totoong pamilya niya? Eh, di ba ampun niyo lang siya? Hindi si Ana ko yan. Nay, isipin niyo na lang yung pabuyang 10 milyon. Wala akong pakialam sa 10 milyon sinasabi mo. Ikaw wala. Ako meron. Hindi mo nalang inisip ang kapakanan ko. Malaking matutulong ng perang yun sa akin. Bakit ba? Bakit ba mas mahal niyo yung ampun niyo na yun kaysa sa akin? Anak? Anak, kung ano man yung narinig mo, hindi totoo yun, ha? Nay, mabutit narinig niya para hindi na tayo mahirapang magsabi sa kanya ng totoo. Uy, Ana. Yung narinig mo, totoo yun. Ampon ka lang ni Inay. Becky, ano ba? Tumahimik ka nga! Anak, huwag ka makikinig sa kanya, ha? Hindi totoo yun. Hindi ka ampon, ha? Hindi ka ampon. Anak kita! Naintindihan mo, anak kita! Nay, alam ko po yung totoo. Noon pa. Alam ko po na ampun lang ako. Nakikita po nila ako, iniiba nila yung usapan. O kaya, lumalayo po sila. Pero minsan po, hindi nila alam na nandun ako. Kaya narinig ko po yung usapan nila. Ampun nga daw po ako. Mga chismosa talaga. Asa ka pa, Nay. Yan almusal ng mga tao rito, eh. Chismis. Ana. Hindi ka man nanggaling sa akin. Pero, Ana, ang turing ko sa'yo, anak. Alam ko po yan, Nay.
ako na nahimik na lang ako, Ray. Sa isip-isip ko po, dahil ko pa nga po yung ibang bata dyan, eh. Totoo silang anak. Pero pinahihirapan po sila't sinasaktan. Pero ako, hindi ko po naramdaman yun. Ang pinaramdam niyo lang po sa akin, yung pagmamahal ng isang tunay na ina. Ano, salamat ha. Salamat, hindi ka galit sa akin, anak. Ay, hindi po ako magagalit sa inyo. Ako nga po yung dapat magpasalamat sa inyo eh. Sa pagmamahal na pinaramdam niyo po sa akin. Ano po ito? Birth certificate mo. Bakit ayaw mong buksan? Para saan pa po? Nakalagay dyan yung pangalan ng tunay mong ina. Kayo po yung tunay kong ina, Nay. Kahit hindi man po kayo nagsilang sa akin, sa inyo ko naman po naramdaman yung tunay na pagmamahal ng isang ina. Hindi niyo po ako pinampon na parang tuta o kuting. Ana, hindi ka pinampon sa akin ng tunay mong ina. Oo? Paano po ako napunta sa inyo, Nay? Dahil sa isang sunog. Hinintay kong balikan ka niya. Pero hindi ko na siya nakita pa. Hindi ko alam kung nakaligtas ba siya o namatay siya sa sunog. Pero Ana, hinanap ko siya. Maniwala ka, hinanap ko siya. Pinagtanong ko siya yung itsura niya. Pero wala talaga nakakilala sa kanya dun sa amin eh. Siguro may dinalaw lang siya o napadaan lang. Hindi ko rin alam kung anong dahilan niya kung bakit kailangan bumalik pa siya dun sa bahay na nasusunog. Bila na lang siya nawala parang bula. Ana, hindi ka niya pinaampon sa akin. Kinupkup kita, pinalaki, minahal. Kasi yung Ate Becky mo, bata pa lang yan, rebelde na. Parati akong iniiwan. Naisip ko, ikaw yung anak na hindi aalis. Ikaw yung anak na hindi ako iiwan. Hindi ko pa iiwan ay kahit na anong mangyari.
anak ka rin na Kaluya? Kaluya ang totoo kong apelido? Ang totoo kong nanay, Elisa Kaluya? Si Nanay Ana. Nagdala lang ng daing sa palengke, ate. Manang, shampoo nga. May pagkain na dyan sa lamesa. Kumain ka na. Ito yung bayad ko, oh. Kahit hindi ko naman itanong, eh. Alam ko namang daing na isda pa rin ang ulam natin. Eh, anong gusto mong almusal, ate? Hotdog, tusino, bacon? Eh, ba't ganyan ka makasagot sa akin, ha? Ate, kung gusto mo ng masarap na almusal, magtrabaho ka. Hoy! May trabaho ako. Natanggal lang ako. Hindi ako palamunin dito. Ikaw dyan ang palamunin. Nagtatrabaho naman ako, ah. Eh ngayon, anong gagawin mo ngayong ampon ka? Wala. Wala? Hinahanap ka ng pamilya mo. May malaking pabuya pag bumalik ka doon. Kaya halika, ibabalik kita ron. Ayoko, halika. Ate. Ayoko, ate. Hindi ko iiwan si inay. Ayoko. Tawag ka talaga. Mayaman ang pamilya mo. Giginhaw ang buhay mo ron. Ayoko. Hindi ko iiwan si inay. Ana! Ana! Yung nanay mo hinimatay sa palengke. Ano? Bili, tara. Saan? Hoy, pakisabi kay nanay. Susunod ako. Maliligo lang ako. Ito. Ana! Ana! Fril, ano nang balita? Kumusta na yung nanay mo? Ano sakit niya? Wala pa rin eh. Wala pa rin? Eh, baka habang pa dinala dito yung nanay mo? Eh, ang dami daw kasing test na ginawa eh. Kaya hanggang ngayon wala pa. Uy, Fril, nakakatakot yan ha. Hindi naman eh. Sige, sorry na, sorry na, sorry na. Pero kasi, ang tagal ng mga testes na yan, nakakaba, friend. Si Ate Becky, bakit wala na naman? Nagdidilihensya ng pera. Ang dami nga kasing test na ginawa, kaya laki agad yung babayaran namin. Naku, kung mayaman lang ako, sasagutin ko na lahat ng bayarin na dito. Dok, kamusta na ho yung nanay ko? Nasaan ang ate mo? Wala ho eh, umalis ho. Pagdating, pakisabi na pumunta sa office ko, ha? Dok, ano bang sakit ng nanay ko? Kailangan nang ang ate mo makausap ko. Kailangan adult ang Duk, pwede kong kausapin. Dok, anak, tinho ako ng nanay ko. Gusto kong malaman kung anong lagay niya. Okay. Anak, ganito yun eh. May tumor sa atay ang nanay mo. Opo. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman ganun kalaki. Makukuha pa sa operasyon, pero kailangan maoperahan siya agad bago tuluyang maging cancer yun. Huwag ka mag-alala. Pakisabi na lang sa ate mo pag dumating, pumunta sa office ko, ha? Don't worry. Okay? I'll see you later. Sa labas. May pwesto pa dun sa loob, ah. Ayoko dun. May bayad dun. Dito, libre lang. Friend, hinuhuli mo nagbebenta dito, eh. E di tatakbo.
Wisit yung baklang yun. Nangungutang lang ako, gusto pa akong ibugaw. Oh, magkano kinita mo? 700. 700? Kulang pa yan sa sinulid pantahe kapag inoperahan si inay. Ate naman, huwag mo naman pagtawanan yung pinagtrabohuhan ko. May paraan naman kasi. Puntahan mo yung pamilyang naghahanap sa'yo. Sasabihin mo ayaw mong iiwan si inay. Ha? Nasa bingit na nga siya ng kamatayan! Nasa ba yung pinagmamalaki mong mahal mo siya, ha? Nasaan? Kasi... madamot ka. Iniisip mo lang yung sarili mo. Hindi mo iniisip yung mga taong kumupkup at nagpalaki sa'yo. Hindi totoo yan, Ate Becky. Nagpapakapagod ako para meron akong kitain, para meron akong... Hindi nga sapat yan! Kahit na idaing mo lahat ng isda sa dagat, kulang pa rin yan pang pa-opera ni inay! May paraan naman eh. Puntahan mo yung pamilya mong mayaman. Yung pabuyang ibibigay nila sa atin, pwede natin gamitin kay inay. Pero ano, ayaw mo? Ayaw mo dahil... Dahil matrama ka? Pamartin? Alam mo, kapag may nangyaring masama kay inay, kapag namatay ang nanay ko, kumalat ang cancer niya, wala ko ibang sisisihin, kundi ikaw. Ha? Ikaw lang. Ikaw lang wala ng iba. Kasama ko si Ana Karenina, yung apo po nung may-ari ng mansyon na to. Ito ho. Sige ho. Ay, pasok. Pasok ko kayo. Lucky. Makita niyo po sa unahan yung malaking bahay. Ay, sige ho. Hintay mo? Red carpet? Lika na, lika na. Ang laki naman pala ng bahay ng pamilya mo. Ang ganda dito. Lika. Lika na, dali pa. Oh, ano? Madrama ka na naman? Buhay prinsesa ka na nga dyan eh. Dapat matuwa ka. Kung ako sa'yo, nagtatatalon ako sa tuwa. Ano na? Halika na. Halika na. Dinami-dami na nagpunta rito. Wala mo lang nagpakita ng totoong birth certificate? Meron dalawa. Pero upon scrutiny, fake yung birth certificate nila. And what do you expect? Siyempre maraming masisilo sa 10 million pesos. Hindi na yata talaga natin makikita ang apo natin, Sir Nan. Ma'am Carmela, may naghahanap po sa inyo. Sino? Ana Karenina daw po. Another imposter, I'm sure.
Naku, ma'am, hindi. Palagay ko, ito po, totoo na ito. Talagang may opinion ka? Kailan kasi, auntie? Nasaan? Ma'am, nandun po sa garden, nag-aantay. Sige. Sir. Susunod kami. Sige po. Noy! Noy, halika dito! Dali, Noy! Dali, bumaba ka! Ba? Oo, teka. Nagmamadalinan. Noy! Noy! Oo-sight mo to, Noy! Noy! Ano? Ay! Ano nangyari sa'yo? Nasumig ka sa kanal? Pwede na rin. Hindi kasi nataba ako sa sobrang excited. Kasi, oo, oh, tingnan nyo. Basahin nyo. Anak ka, Renina! 10? Oh, di ba? Hinahanap ako ng lolo't lola ko. Eh, ang yaman-yaman nila. So, ibig sabihin, mayaman na rin ako. Mayaman na! Oh! Mayaman ka na! Mayaman na! Mayaman ka na? Eh, ako na yung palaki sa'yo nung inuwanan ko sa akin ng nanay mo. Tapos, wala akong kapakinabangan. Yun na yun. Nay, siyempre maaambunan ka rin. Ikaw pa ba? Mayaman din ako? Mm-hmm. Ayaman din ako! Ayaman! Ate, umuwi na lang tayo. Nandito na tayo. Intayin na natin na malaman nila yung totoo na ikaw talaga si Ana Karenina. At kung hindi, pwede naman tayo umuwi eh. So, you mean ikaw tanggap mo na siya agad-agad? Pag nakaharap ang lola, oo naman. Pero pag nakatalikod siya, ba't kailangan ko magpanggap? Pepestihin ko siya para siya na mismo ang kusang aalis dito. Well, I can help you with that, Mommy. Yan ang birth certificate mo. Nay, bakit ganun? Ang nakalagay dito ang apelido ko, Villarama. Eh, di ba hinahanap nila Monte Claro? Paano ba talaga ang napunta sa iyo? Nina, I have to tell you something. I'm sorry to say, but you're not my real daughter. Kayong may kasalanan ng lahat. Kung hindi niyo ako pinamigay, hindi ako magsasuffer ng ganito. Kung hindi ako yung hinahanap nila, hindi tayo yayaman. Hindi tayo makakaalis dito. Eh, anong gagawin natin? Eh, di ba sumapapakita ako sa kanila? Kung kailangan nila? Ang nakatira rito ang may kailangan sa akin. Ako ang nawawala nilang apo.